Ayun, mga do, balik na naman tayo sa ating backyard, no? Dito sa ibang bansa, mahilig tayo sa mga prito-prito. Dito tayo nagpiprito sa labas ng bahay natin. Kasi yung mga afam natin, jowa, minsan ayaw talaga nilang amoy niyan. Pero yung afam ko, sanay na siya sa amoy ng mga gantong prito. Ako na lang ang nagreklamo kasi yung bahay ko, amoy prito na talaga. Anyway, dun sa hindi pa nakakapanood ng iba kong video tungkol sa mga isda-isdaan, ito na siya, mga do, no? Ito yung nauhuli tuwing October. August pa lang ngayon. So, malapit na siya. Ngayon ko lang ito sinisimulang kainin kasi pag nag-food trip ako nito sa sobrang sarap, ito po yung pinsan ng pompano, yellowtail, sa sobrang sarap, talaga namang mauubos mo. But anyway, hindi yan ang topic ko. Ang topic ko ay ito naman, yung patsahog natin sa mga prito. Prito natin. So kung magpiprito ka, either prito mo sa olive oil or coconut oil para sure ball na hindi ka ma-high blood. But anyway, kung medyo high blood ka, kailangan magtanim ka nito. Ito na naman yung mga sinusundan na naman nating ampalaya. Mainit na talaga, mga do. So, ito na, sinasabi ko. Pag may bago kang tubong ampalayang ganito, mga do, ayan na siya. Ito yung second na bunga niya na, no? Ang gagawin mo, ito medyo, ano to eh, mura pa to. Like this one, ito. May bagong, pangatlong bunga niya na to, mga guys. Minsan, pag ganito siya kaliit, ito. Ito minsan, pinapalaki ko pa. So, hanap tayo sa gilid nung medyo malaki-laki, no? Pag medyo malaki-laki na, hinaharvest ko na kasi ang endo, baka mamaya is maligtaan nyo siya, no? Chine-check lang natin katulad nito, yan, no? O, hindi siya natuloy na bunga, na-reject siya, kasi hindi to nag-self-pollinate. Ito yung mga, ito, katulad nito, hindi rin to nag-self-pollinate. Bakit kamo? Kasi dilaw, no? Yung mga na nagpo-pollinate na dapuan ng bubuyog, itong itsura niya ganyan, no? Ayan, no? Green na green siya. Ito, halatang lalaki to. Tulad nito, o yun o, second stage na to, lumaki na talaga siya. Nadapuan to ng bubuyog, nag-pollinate talaga, no? Pero kapag hindi nagpo-pollinate, katulad nito, ito, yung variety ng ampalaya naman ito, ito yung ano, yung mapait na mapait. Ito, ito yung sa Thailand na ampalaya, less ang pait nito, no? So, kapag gusto nyo talaga na may maku-harvest talaga kayong ampalaya, katulad nito, this is a male plant, yan o. Pag nagbulaklak yan, ayan, pag nagbumuka to, ito yung isi-self-pollinate nyo sa mga ganito na mapasimula pala yung bulaklak. At ang ibang example, eh, ito, halimbawa maliit na ganito, nagsimula yung magbulaklak, idut-dut nyo dito sa dulo para magtuloy siya na bunga. Ayaw mo yun. Magay siyang ganito kalaki, magtuloy-tuloy siya. Ito do, so ayun o, may bubuyog ako nakitang dumaan. But anyway, ito yung mga natutunan ko naman sa kakapanood ko rin sa mga farmers din na based on their, ano, yung ups and downs sa pagpa-farm, ano yung mga nakakapagpalaki or nakakapagparami ng bunga nila. Besides than that, kung napanood nyo yung mga unang-una kong video dito sa Ang Farm sa Syudad, tignan nyo yung playlist ko. Kalkalin nyo lang kasi iba dun, ano eh, hindi pa magaling ang lola mo sa editing. Pero meron ako doon yung ampalaya na nilalagyan ko ng isda at yung ampalaya na walang isda. Ito obviously wala pa tong masyadong isda kasi hindi pa ako nakakahuli ng mga yung mga trash fish. Kaya hindi ko pa nalalagyan ng fish fertilizer. Pero kung may fish fertilizer to, mga do, sobrang laki nito agad. But anyway, ito ang may fish fertilizer, itong sitaw ko, grabe. Parang ano to, grabe to, kaya nitong gumapang hanggang langit. Itong puno na to, kaya niyang gapangin niya ng todo-todo. Nga lang, yung mga sitaw mo, hindi mo na ma-harvest. Kaya tinan mo yung mga sitaw natin dito. Grabe, gigantic, parang halimong sa banga. Tinan mo, dalawang dangkal lampas pa. Itong haba ng sitaw. Kasi ito yung may, ano, yung may isda, may baon na isda to, mga do. Yung mga walang baon ng isda, itong ampalaya, hindi pa kasi nababaonan. But anyway, so, nandito tayo para ito, hindi ko pa muna harvestin kasi sayang, baka lalaki pa ng konti, no? Pero kung unang bunga to ng ampalaya, mga do, tanggalin nyo muna to para mag-focus yung ampalaya nyo sa paglaki, sa pagdami ng halaman, ng ano niya, bulaklak. Ito katulad ko yung mga sanga niya. Kasi nung una, nagbubunga na to. Eh. Ayun, ito yung sinasabi ko, mga guys. So, ayan, no? Ito, nagsara na eh. Ito yung male flower niya. Pag dinudut mo yan dyan, ito, malamang magtuloy ito na todo. Katulad nito, nagtuloy siya maging bunga, no? Katulad nito, ito mukhang ano to, pollinated to. Kasi green na green eh, oh. Magtutuloy ito, hindi katulad nung kanina na dilaw. Yun ang mga lesson kapag ano, walang bubuyog. Kaya importante talaga yung si Jollibee sa ano natin, sa garden. Kasi pag wala si Jollibee, yung mga bee na yan, hindi ito mabubuo na ganito. Kasi walang magsiself-pollinate. Unless may oras ka ikaw ang maging ano, katuwang ni Jollibee dyan. Eh kung may trabaho ka, edi nga. Pero sa mahal ng ampalaya dito sa ibang bansa,
tsatsagain mo rin, no? Kasi ang mahal eh. Lalo na kung medyo mahilig ka sa matamis, ito ang pangontra sa matamis para hindi ka ma-diabetes. Ito talaga yun, mga ang tatay ko is best example, living ano yun, yung patunay na gumaling siya sa Ampalaya. Pero kung di mo to trip, edi pass mo na tong video na to. So, ano ba mausapan natin dito?